live from the studios of Little News Philippines, Errol Dascami of Kamaong Acero starts now! PNP, hindi kakaawaan sa crackdown ang mga barangay officials na sangkot sa drugs. Mga drug lords mula naman sa Osamis, safe haven daw ngayon ang Cebu ayon kay Espinido. National Food Authority, nanawagan sa publiko na ihinto ang hoarding ng NFA rice. Malacanang ikinatuwa naman ang pagsampa ng kasong graft ng ombudsman dahil sa MRT anomaly laban kay dating Secretary Abaya. DOH Secretary Duque, hindi pa rin nagpakita sa Deng Baxia case hearing. Dahil sa transport strike, biyahe sa Albay na paralisa. At Makabayan Block, paimbestigahan ang illegal arrest ng PNP sa mga tambay. Mga kaibigan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito, si Errol Dacami. Welcome sa Tigasing Palatuntunang Kamaong Acero. Exclusive dito po sa Little News Philippines. Kumusta po ang mga nasa Metro Manila at mga karatig na mga lalawigan at mga rehiyon? Siyempre, good evening sa mga OFW na tanging sa online po nakadepende sa mga informations coming from the Philippines. Hi and hello to all of you! Welcome sa ating pagtatanghal ngayon pong araw ng Lunes, June 25, 2018! Ang ating broadcast po ay sumasa inyo gabi-gabi, alas 8 po ng gabi, mula dito sa studios ng Little News Philippines in HD quality. O bueno, ang ating mga telepono po sa studio ay 09, lapit-lapit ko nga itong microphone, 0927-494-2175 para sa mga Globe users. At sa mga smart subscribers naman po ay 0949-736-5000. And please don't forget to like and put comment on our FB page ng Little News Philippines. At i-share po ninyo sa inyo po mga best friends para o nga naman, mas marami pong makakaalam sa mga totoong nangyayari po sa ating bansa. Partner, pahingi ng konting ano pa rin dito. Medyo naghahabol ako ng boses sa... Sagad na ako rito sa... Ayan. Kunti ba, bro? Kunti ba? Ayan. Yun. Thank you. Ayan. Much better. Ayan. Tayo po ay all systems go sa ating public service. Sa gabi pong ito ng Lunes. Ang ating co-pilot, walang iba, Engineer Oliver Licop. At kasama po natin ang buong pwersa ng Little News Philippines News and Current Affairs Team. Para hatdan po tayo ng mga preskong balita mula sa kanikanilang mga assigned beats. Areglano, happy birthday muna sa mga may birthday sa araw pong ito ng Monday, June 25. At yung mga magkasintahang maghahabol po sa tinatawag po nating June Bride Wedding. Ngayon pong buwan ng June. Oo, uso pa ba yan, June Bride? Ang nahalata ko, partner, mas marami yan na ang nagpapakasal pagka December. Ha? Kuha mo ang wisdom. Pag December ka nagpakasal, Engineer Oliver, doble ang regalo mo yata. Doble ang regalo mo yata. May regalo ka na sa ninong at ninang mo sa kasal. Agad may pamasko ka yata. Ay nako, malapit na naman ang Pasko. Halos kalahati na naman po natagpas sa taon po ng 2018. And of course, we still hope na ang buong taon po nating 2018 ay magiging produktibo pa rin po sa ating lahat. Alright, sige, bahagi po ng ating palatuntunan. As I was saying, ang mga reports ng ating mga Little News Patrol. So, alamin na natin ang latest reports ng ating mga tagapagulat. Habang nakasili po sa atin ang ating mga best friends mula po sa Naga National High School, yung ating mga batchmate. Ito, special ito eh. Minsan lang kami
magka-chat nito eh. Oo, si kabayan, kabarangay, si amigong Toy Silo Dakuya. Ayan. Para mas maganda lagyan ko ito ng ano ng kakaibang tunog. Special mention kay amigong Toy Silo Dakuya. Ayan. Sino pa? And good evening din and happy viewing, happy watching kay classmate Nilda Belotan. Ayan. Mas maganda pagka may drums na ano, no? na inahambalos. maray na bang giman kay Pading Eddie Cobilia? Another batchmate, Mrs. na ito, Mrs. Digna Dakuya Competente. Areglado, who else? Sige, just keep on watching at dun po sa mga nais pong magpabati, huwag kayong mahiya sapagkat garantisado babatiin namin kayo rito. Don't worry, walang bayad. walang bayad. Good evening kay Pastor Ram, yung ating main anchor ng Bible Cafe na nanonood po sa atin. Hi Pastor. Yan. Mukhang iiwan tayo pansamantala ni Pastor and he'll be visiting his ministry in the US come Wednesday. Sige. Best wishes, Pastor Ram. Good evening kay Koy Laura. Ayan. At kay Partner Boyet. Naki-standby na si Partner Boyet. G, mula dyan sa may Pasay. Kayo po, kumusta kayo dyan sa inyo pong mga lugar-lugar? Tayo naman po rito sa ating studio ay ayos lamang. Sige. Katatapos lamang ng ulan. Si Errol Dakame, ang Kamaong Asero. Unahin na natin ang report ni Partner Boyet G. Isang bagitong kunsyel down sa lungsod ng Pasay. Tuloy ang pagtutol sa 3 bilyong pisong loan ng naturang lungsod. Ay, sige, alamin natin. Saan kaya gagamitin ang 3 bilyong pisong yan na uutangin ng kanilang pamahalaang lungsod? At bakit naman siya maigpit na tumututol sa naturang plano? Mga kaibigan, at exactly 49 minutes after 8 in the evening. Ayan. Standby para sa report ni Partner Boyet G sa ating palatuntunan. Ulitin natin yung ating contact number sa studio 0927-494-2175 para sa mga Globe users at 0949-736-5000 para sa mga smart subscribers. Ito na ang report ni Partner Boyet G. Si Errol Dakame, ang Kamaong Asero. Alamin natin kung bakit tuloy-tuloy ang pagtutol ng isang bagitong kunsyel sa 3 bilyong pisong balak utangin ng Pasay City. Paring Boyet, magandang gabi sa iyo. Go ahead, please. Magandang gabi, Errol. Muling ipinahayag, Errol, ng bagitong konsehal ng lungsod ng Pasay ang kanyang pagtutol sa 3 bilyong pisong proposed loan ng pamahalang lungsod sa Philippine National Bank sa ikalawang pagdinig kanina ng konseho sa panukalang pag-utang. Nanindigan si District 2 Councilor Jerome Advincula sa kanyang posisyon na tututulan ang panukala sa kabila ng nakalusot na din ito sa unang pagdinig. Ayon sa City Resolution Number 3988, Series of 2017, ang sangguniang panlunsod ay binibigyan ng karapatan ng alkalde na para makipag-negotiate at pumasok sa isang kontrata ng pag-utang para sa halagang 3 bilyong piso kung saan ang nasabing halaga ay inalalaan para sa mga proyektong gagastusan tulad ng pagpapatayo ng City University of Pasay, Pasay Extension ng Pasay City Hall, Land Acquisition at Housing Project, renovation at upgrading ng Pasay City General Hospital, upgrading din ng elevator ng City Hall, installation ng generator sa City at Justice Hall. Sinabi ni Konsehal Advincula, walang problema sa kanya
sa nasabing mga proyekto. At ang mga ito ay magaganda. Ang tinututulan lang niya Anya, bakit kung kailan pa patapos na ang termo na ng kasalukuyang alkalde ng lungsod? Bakit uutang pa ang pamana ang lungsod? Anong binang bagitong konsehal? Bakit daw sa Philippine National Bank pa na isang pribadong banko uutang ang pamahalaan? Gayong pwede naman daw sa land bank na isang government na mag-loan kung saan makakatulong at kikita para ang national government ukol sa tax. Sa kabila din ang paalala ni Advincula sa mga konsehal na suportado ang pangungutang na may ipinalabas na obserbasyon ng Commission on Audit sa pamahalaang lungsod na inirekomenda ang land bank para dito mag-loan at para makatipid sa interes ay binabaliwala ito ng mga konsehal. Sintimiento pa ni Advincula, huwag naman daw iwanan ng utang ang lungsod Pasay. Live mula sa Davao Metro. Pare Boyet, maliban sa isang pribadong bangko ang balak pangutangan ng mga taga City Hall, ano pang ibang dahilan? Aba, yun nga, ang pinaka... Nakakaamoy ba siya? Nakakaamoy ba siya na may merong mga commissioners na maghahati-hati dyan kapag ka nagkabigayan? Aba, yun na yung naaamoy-amoy dito eh. Malakas ang pangamoy ni Consiel. Pag lumusot daw itong proyektong ito, may 1 million. Meron palang ganun. 1 million. Ilan ba? Konsehal na mapapapayag at pipirma dito sa proyektong ito. Ilan ba ang konsehal dyan sa Pasay City? Ba, ano to? 12 ito. 12? Chicken. Chicken ang 1 million. Talagang majority yung kinakailangan dito. Iisa lamang itong si Konsehal Advincula na tumututol sa proyektong ito. Pero sabi nga niya, kahit na naiisa lamang siya, may mainam na merong tumututol at kumokontra sa mga maling proyekto o ganong mga proseso. Legitimate yung issue niya, no? Inire-recommenda ng COA na sa land bank. Dahil government ba? Bakit gusto nila sa privado? Dahil may komisyon pag privado. Di kaya? Posible pa rin. Posible, di ba? Alam naman natin na alam naman natin na ang mga loans may malaking komisyon yan, may mga ahente. Sabagay, imaginein mo, 3 billion pesos ang balak utangin. Merong 1 million pa. One million kada isa. Wala nga alikabok lang yan sa 3 billion partner. Yung pamimigay na isang million na yan, Jan. Pero yung style na yan, nasusuhulan ng mga sasangayon, illegal yan. Abay, oo. Illegal yan. Nga, so, siyempre, itong bagitong konsehal, ayaw masabit at pinapanatili niya umano yung pangalan ng kanyang ama at lolo na naging konsehal din ng lungsod ng Pasay. Sige, so bantayin natin. Pero alam mo, ang problema dyan, pagka nagkabilangan sa boto dyan, laging mananalo yung mas marami ang boto. Yung maraming sasangayon, yun ang mananaig. Lalo't kapag ka ang pag-uusapan ay pera na, nako partner, tandaan mo itong sasabihin kong yan. Siguradong lulusot na yan dyan dahil may perang pinag-uusapan. Ay, katulad nga ng ating report, una at pangatlong reading, nakalusot na nga. At sa third reading, talagang posible na makalusot ulit ito at maging batas na nga ito ng lungsod ng Pasay. By the way, bago mo makaligtan, ang Land Bank, Government Bank, ang PNB ay pag-aari ng kaibigan nilang si business tycoon Lucio Tan. Ay, sinabi ko pa. Kailangan natin sabihin para magkaalaman. Di ba? Yeah. Business Lucio Tan. Wala namang hindi nakakaalam na ang may-ari niyan ay nagngangalang Lucio Tan. Na pala kaibigan daw at okay kaibigan, sabi nila. Masarap makita.
pagkaibigan talaga sa kalakaibigan. Ayun. kaya yung 11 konsyel yata gustong makipagkaibigan. Ayun. Ayun. Oo. Sige, so bantayan natin yan kung anong mangyayari, ha? Minamadali, ha? Nasa last turn, may isang taon na lang, kulang isang taon na lang, partner, ha? Minamadali ang pag-utang. Minamadali. Ako gusto ko yung mga anggulo ng analysis ni Consel Advincula, eh. Paalis na, saka mangungutang. Therefore, ubabawi, iwanan nga yung iiwanan yung Pasay City ng pamanang utang. Parang ganun, eh. May sinasabi pa nga si Consel Advincula. Abay, sa kabila ng malaki ang koleksyon sa real property tax, bakit kailangan pa mangutang? At naman na makagawa ng mga proyekto, ito pa ang kanilang pinututukan ngayon. Tama. Na mangutang ng 3 bilyong pito. Kausapin natin yan pagka may pagkakataon na paring Boyet si Honorable Mayor. Ha? Honorable Mayor, ano? Sino yan? Calixto? Antonio Calixto? Si Antonio Calixto. Kausapin natin, ha? At kunan natin ang kanyang balak. Bakit? O anong rason? Bakit kung kailan patapos na, ay saka siya bigla nagmamadali na mangutang nga ng hindi milyon ang pinag-uusapan, ha? Hindi milyon. Bilyon. Bilyon. Sige. So, bantayan mo yan na paring Boyet at iba pa mga mangyayari dyan sa Pasay City. Live mula sa Southern Metro, Boyet Guillermo, Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Thank you, paring Boyet. Ayan. May mga ganyan, eh. Talagang may mga ganyan sa pamamahala. Kaya alam nyo, ang Pangulong Duterte, minsan nakakapagsalita ng masakit sa tenga dahil marami talagang mga opisyal sa local government units, ang mga tagilid ang pag-iisip, no? At obvious na may mga pansarilihong mga balak na ang hindi naman may tatago, marami nakakahalata. Kaya gusto talaga ng Pangulong Duterte na malinis ang pamamahala at balak niyang kung pwede nga lang ubusin nilang ang mga pako. Hindi niya alam kung paano ubusin niya, eh. Pero may pamamaraan naman kung paano malilinis po ang gobyerno sa pamamagitan po ng, well, pagkakaisa po natin ng mga corrupts sa gobyerno ay ating pong pagkaisahan, masampahan ang kaso, at sila po ay maisalpak sa mga kulungan. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Thank you! Good evening muna kay Lisa. Si Lisa Espanto. Panto. Kanina pa naghihintay ito, tumatakbo pa naman. Ayan, Lisa Espanto at mga best friends mo, nasan daw yung mga kaibigan niya? Nasa, saan daw? Sa Europe, Australia, Canada. Kakaiba ito si Lisa. Mga imported ang mga kaibigan nito lahat, eh. Mga imported ang mga kaibigan nito, eh. Class ang class ang barkada niya. Lisa, ha? Lisa Espanto, happy watching at salamat sa panonood sa ating palatuntunan. All right, isa pang report ang ating Alapa, sige. Kumusta ang inyong mga gabi sa gabi pong ito ng Lunes? Salamat muna pala sa Long Ridge Philippines, ang ating kagapay sa paglilingkod sa ating palatuntunan every night. At nice ko pong i-endorse pong muli sa inyo ito pong mahiwagang pie cup. Yes, pie cup na parang tumbler lamang. Pero mga kaibigan, hindi po ito ordinaryong tumbler. Ulit-ilitin ko at hindi po ako mapapaya dito sa pag-endorse ko po sa inyo. Ang tumbler na ito na tinatawag po nating pie cup ng Long Ridge Philippines ay naku-convert po ang ipinapasok na tubig po rito into alkaline water.
Ang alkaline water po ay panlaban po sa hyperacidity, sa acid sa katawan, acid na naglilika at nagre-resulta po sa sari-saring karamdaman natin. So kapag ka ma-acid po kayo, lahat ng uri ng sakit ay maaring dumapo po sa inyo. So maaga pa, alisin na po natin ang mga asido sa loob ng ating katawan. Uminom tayo ng maraming alkaline water at hindi po natin ang kailangan ang mga libong halagang gadget. Sapagkat dati may sistema ko ng alkaline sa bahay na magkano ba yon? Halos 40 mil. Kinalaunan, nagkalumot, wala na. Hindi na madaanan ng tubig yung mga tubo. Sayang po yung investment. Ito po, wala po itong 40 mil, wala po itong 20 mil, wala po itong 1,000. Mapapasa inyo po ang pie cup na ito at instantly pag ininom po ninyo. Ako, alam niyo ako, tulad po ng kinikwento ko po, dati hindi na po ako makapagkape. Oo, yung simpleng kape, gusto ko magkape sa umaga. Nakasanayan natin, magkakape pag gising. Di ko na magawa eh. Because my hyperacidity attacks me very, very frequent. Yeah. So, pag umatake na po ang acid natin, Diyos ko po, heartburn at yung mga hindi mo na ma-imagine na kwan, na pakiramdam, sumasama po ng todo ang pakiramdam natin. And even yung mga imbitasyon sa mga birthday at iba pang okasyon, di natin basta-basta na-enjoy dahil bawal na yung di na tayo makatagay man lamang. Oh. Dahil sa acid, but salamat na lamang po dumating po itong pie cup ng Longridge Philippines. At because of this, instantly nawala po yung aking hyperacidity. Yung matagal ko na pong iniinuman ng kung ano-anong tabletang malalaki galing po sa drugstores na palliative, dito lamang po nagwakas. So subukan nyo po itong pie cup ng Longridge Philippines. Hindi po kayo magsisisi. Yung interesado po, tumawag kayo sa 0927. O di kayo sa aking 0927-494-2175 at sa 0949-736-5000. At sa mga kalalakihan naman mga kapatid, especially sa mga mag-asawang nagtatalikuran na lamang po sa pagtulog, sa mga lalaking nahihiya na kay Mrs. dahil hindi na makapag-flag racing ceremony, ito ang sagot po natin. Ha? Ang Cordyceps Militaris Coffee ng Longridge Philippines, ito po ay probadong-probado at subok na na magkakaroon po, mapanunumbalik po ang inyong mga gana. Ayan, ganang nakalimutan nyo na, pag uminom po kayo nito, maalala po ninyo ang ganang dati pong saganang-sagana. Alright? Mas matindi pa ho sa Viagra. Yan ang catch. Mas matindi pa ho ang epekto sa Viagra, pero safe na safe dahil wala po itong side effects. Copy po ito ng Longridge Philippines. Ang pangalan po ay Cordyceps Militaris Coffee. Yan, subukan po ninyo. Same telephone number ang pwede nyo pong tawagan kung interesado po kayo sa binabanggit nating mga produkto. Oras natin! 4 minutos makalipas ang alas 9 po ng gabi. Report muna tayo mula sa Senado ng Pilipinas. May sinabi na hindi na nakatiis si Valenzuela City Senator Sherwin Gatchalian. Ang sabi daw ni Senator Gatchalian, hindi tamang minumura ang Diyos. Alamin natin ang detalye ng balitang yan, bit-bit ni paring Jojo Sikat. Errol the Comet, ang kamaong asero. Paring Joe, magandang gabi. Paano ba sinabi ni Senator Sherwin ang bagay na yan? Yes, tama ka doon ang kasamang Errol. Ano, hindi nga nagustuhan na nitong si Senador Gatchalian na naging pahayag ng Pangulong Rodrigo Duterte na istupido itong Panginoon niya. Sa panayam dito sa Senado kanina, sinabi ni Wayne na bilang isang po naging Christian, hindi tama na murahin ng Panginoon na aniya insulto ito, hindi lamang sa Katoliko at Kristiyano, kundi sa lahat ng nananampalataya sa Panginoon. Ginit pa ni Gatchalian na dapat narestituhin ng Pangulo ang paniniwala ng iba't ibang reliyon tulad aniya nila na nanggaling sa isang Kristiyanong pamilya. Aniya masakit para sa kanila tulad ng ina ng senador na isang preacher o pastor na murahin ang Panginoon ng Pangulong Duterte. Sa kabila nito, naniniwala naman itong si Gatchalian na sincere ang Pangulo sa kanyang trabaho o mandato
At posibleng nagawa lamang ito dahil sa emosyon ng Pangulo. Naniniwala ang senador na malalaman din ng Pangulo itong kanyang mga pagkakamali tulad ng mga nakalang pagkakamali na humingi ng paumanhin sa publiko. Tinayuan rin ng senador ang mga nakadikit dito sa Pangulo ng payuan ng leader ng bansa na magkaroon ng konsultasyon sa iba't ibang religious grupa para maliwanagan yung Pangulong Duterte sa mga pagkakamali sa pagsasabi nga na istupido ang Diyos. Ito, si Jojo Sigat. Namarinig mo yun, Paring Jo. Yes. Paring Jo, namarinig mo yung ganong statement ng Presidente. Anong naramdaman mo? Kahit ako, natatakot ako magsalita lang ganun. Diyos ko po. Okay. Diba? Bakit? Ewan ko kung... Bakit kaya napag-YouTube? Bakit kaya? Bakit kaya? Nagtataka lang ako, ha? Bakit kaya? Hindi ko nga kahit ano eh. Hindi isa lang ang masasabi kayo. Natin, Paring Jojo, may matinding hugot siguro ang presidente, ano? Oo, ganun pero na lang. Kailangan, ano? Ganun na lang. Kasal-kasal, minsan, pag-minsan para hindi ka biglang nakakapagsalita ng ganyan. Paano? Okay. Kakaiba talaga, ho? Kakaiba ang ating Pangulo. Kakaiba. Pero natatawa lamang tayo. Pero honestly, hindi nakakatawa ang sitwasyon na ito, Partner Joe. Hindi. Kahit sabihin mo, tinanong ko nga sa mga kakilala natin, Islam na mismo, ha? Oo. Hindi rin nila nagusta. Dahil ang sinabi ng Panginoon, hindi lang naman Kristiyano ito, eh. Yeah. Si Yahweh, si Abraham, So, talagang ano pa kaya susunod ano? Hindi, wala na siguro. Wala na siguro. Naniniwala na masigat siya yan na makapag-iisip din. Makapag-iisip din. Makapag-iisip ito sa mga ilang araw ay mag-iisip ng paumanin. At sana tapos sa magkaroon ng konsultasyon, sana ito payuan ano, no, kayo mga nakapaligid na makipag-konsultasyon sa iba't ibang leader ng religious group para medyo maalalayan na rin ng ating Pangulo. Sana, tama yan. Sana yung mga nakapaligid na mga sultans ng Pangulo eh wag namang mahiya na pag medyo sabihin na ako wala, off talaga pagka ganyan ang ano eh. Wala siya. Yung nakabigat yan yung mga sultans eh baka hindi na payuhan ng tamang Pangulo sabihin eh. Ang problema kasi sa marami dyan, kumo siyempre, the boss is the president, kahit medyo, kuwan ang ano eh, medyo tagilid ang sinasabi, palakpakan pa rin eh, di ba? Ganun eh. Tawanan pa rin eh, kahit hindi nakakatawa minsan eh. So kaya kung mahal nila ating Pangulo, tama. Dapat ano eh, diyan malalaman. Yes. Tunay na kaibigan ng yes. Pangulo. I get you there, Partner Jojo, sa sinabi mong yan. Oo. Hindi naman porque binapatigos natin yung Pangulo tungkol nga dito sa nabanggit niya, ayaw natin sa kanya. Hindi iba yun. Iba pa man yung hindi kaya yung nabigla lang ang presidente, Partner Jo. Baka may iba siyang iniisip? Baka may iba siyang iniisip. Kung nabigla man, dapat mayroong magpayo na Pangulo. Hindi tama po yun. Di ba? Kasi nung isang linggo, partner, at matindi ang birada niya sa Katoliko, di ba? Sa mga pare. Tapos, the following week, sabi niya, nako, hindi ha, nirirespeto ko ang mga pare. Tsaka ano. Yun nga lang. Abangan natin. Iba naman kasi yung mga pare. Pero yung Diyos-Diyos na yun eh. Iba na yun. Iba na yun eh. Pero yung mga pare, pati ko si tao pa rin yan, nagkakamali yan. Napakayang. Pero yung Diyos yun eh. Diyos ko po. Kayo po ano. Sige, so, kailan ba ang next live statement ng presidente? Baka itong linggo ito. Baka meron. Mapahit din naman ang ating Pangulo eh. Siguro naman, mabilis siya kagad marirealize na hindi tama yung kanyang nabanggit against agad. No? Ayan. Sige, Paring Jo. Ay, hindi nakatiis si Senator Sherwin, ha? Kaya sabi niya, kalyada naman siya ng Pangulo. Gusto niya lahat ng ginagawa ng Pangulo. Maliban lamang dito sa pagmuhura niya. At sabing istupido pang ating mga Panginoon. Matindi talaga yun. Para kang sinuntok niya sa tagiliran, Paring Joy.
Ako, bihira lang magsimba, pero medyo tumagos sa dibdib natin yun. Hindi na, dahil yung pananampalataya pa rin natin, diba? Ayun. Sige. Pare-paras yata ang epekto ng nangyaring yan sa ating lahat. Salamat, paring Jojo. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi naman sa iyo, kasamang Errol. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Thank you, partner Joe. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Okay, sige. Sino mang babatiin natin? Happy viewing kay Francis Tika. Diyan sa Caloocan City. Sino pa? Si mga taga-bagong silang Caloocan City. Sir Ugmahon po ako. Ang ininot na binati mo. Salamat. Ang laki ng tenga ko, sabi ni Toy. Oh. Laki ng tenga mo, ha? Baka magupit yan ng barbero. Ayos! Okay, sige. Batin din natin sila, sino pa? Sila Cynthia and Marlene. Yan, may mga apelyido yata yan, di ba? Maganda kung may apelyido para lalaki din ang tenga nila. Kasi baka sabihin nila marami namang Cynthia at Marlene. Sige, thank you sa mga nanonood sa atin. Kayo po, ano pong masasabi nyo doon? Yun ang pag-usapan nga natin. Yung pagtawag ng Pangulong Duterteng estupido ang Diyos. Ano pong masasabi nyo? May masasabi ba kayo? Sige po, i-message nyo po sa ating message box ng Leader News Philippines. At ano man po ang inyong reaction, yan man ay kung ano man, hindi ko alam kung anong reaction po ninyo, no? Dahil presidente po ang nagsalita . Kasi tulad po ng marami, kami din po dito sa Leader News Philippines, bagamat kami po ay maingat sa mga pagbitaw ng analysis at mga komentaryo. Lahat pong nasa katwirang programa ng kasalukuyang administrasyon ay sinusuportahan namin. O kaya lang tulad din po ng aming pasubali kapag ka medyo may tagilid, medyo may sintunado, may mga sintunadong nangyayari, hindi rin kami mahihiyang paalalahanan ang mga dapat paalalahanan. Di po ba? At normally, kami po yung nagsasuggest ng mas maganda pwedeng gawin. Just with what's going on, di ba? Nice, Sir Errol. Good evening sa iyo. Si Winis Batalier. Hi, Wins. How are you? Kumusta ka na dyan sa Caloocan City? Salamat at nandyan ka lang sa tabi-tabi natin. Winis Oseo Batalier. Bicolano din yan, taga Sorsogon. Oragon din yan. Sige, who else? Mga hindi pa natin nabati. Si Tia Beta Consina Hiron. Yan. Nanonood din siguro. Si Mading Melds Imelda Clotario Parom. Yan. At si Pading Arnel Parom ay nandyan sa Pasig City. At iba pang mga Dabarkats natin. Okay. Yan. Pading Eddie. Yan. Pading Eddie Cobilla. Kumusta na so ihado ko? Nakula na siguro. De haloy-haloy na de nagkahilingan kami. Si Ninong tsaka inaanak. Ano? Good evening din kay award-winning cameraman of IBC 13, si paring Jojo Yi. As promised, paring Jojo, I told you to watch because I'll be mentioning you tonight sa ating program. Paring Jojo Yi, the award-winning video news cameraman of IBC Channel 13. Ayan, mga kaibigan, once again,
Iniimbitahan po namin kayo na kayo po'y umaten, sumali sa ating isang event na makabuluhan. Kayo ba'y mahilig sa pagbabalita? Mahilig ba kayong tumulong sa kapwa? Gusto niyong maging... Well, there was... Parang gusto niyong maging reporter, pero di niyo alam kung paano gawin. Di naman kayo nag-journalism course. Di naman kayo nag-mass communication, di ba? So, no problem. Umattend lang kayo sa second Mobile Journalism Workshop. At magtuturo po kami ng professional way of news writing and professional way of news coverage using your mobile phones. Yan, your mobile phones. Ito po'y gagawin natin sa June 29 this year. Diyan po sa Lua Center, sa Lua Conference Hall. Ang Lua area po ay diyan lamang po yan sa Tangdansora, Quezon City. Malapit din po yan sa Broadcast City ng IBC 13. Ayan. At may mga speakers po tayong mga kagalang-galang. Siyempre, ipopost po namin yung mga speakers. What else ang ituturo po namin? Professional way of news writing. Shooting news stories by mobile phones. Ano pa? The art of interviewing using mobile phones. The gadgets of doing the mobile journalism. Ayan. Ayan. So, apat na modules, apat na topics po ang matututunan po ninyo. Then, on the second half of the event will be the actual workshop. Alright? Limited slots. 50 upuan lamang po ang available. So, tila may 40 na yatang naka-reserve. We only have 10 seats available, mga kaibigan. Doon po sa mga nais pong umattend ng second Mobile Journalism Workshop. Alam nyo kasi, yung journalism ngayon, it is easier than those were the days na kailangan pa natin ng malalaking camera, ang bibigat buhatin, komplikado ang mga features, yung paggamit, masyadong very technical ngayon po. By mere cell phones, ayan, by mere using your mobile phones, you can shoot professionally quality videos. Videos on high definition na akala mo, pag tiningnan mo, inilabas po sa television, akala mo ginamitan po ng professional at mga mamahaling camera. Ang hindi nyo po alam, ginamitan lamang po ng mga Android phones at tama lamang po yung mga composition, yung lights at yung iba pang principles and videography. Naintindihan lamang po ng tao yung tamang paggamit. Ayun, presto! Ayan, pagkaganda-ganda ng mga shots na lumalabas. Di po ba? Ayan. So, once again, may 10 seats pang available, mga kaibigan. Doon po sa mga interesadong sumali ay you mention your name, magpa-register na po kayo sa ating page, event page ng Second Mobile Journalism Workshop. Ito po yung gagawin natin dyan sa Quezon City. Ang sunod po natin ay sa Tuguegarao City. Ayan, malayo-layo, no? Ang sunod po natin nito ay sa Tuguegarao City, which may happen sometime in July. This coming next month. Opo, so next month. Ang ating coordinator po dyan at organizer naman po ay si partner Oliver De Leon ng Tuguegarao City. Good evening, partner Oliver De Leon. Pasukin Riders kami. Magandang gabi po. Ayan, mga miyembro and officials po ng Pasukin Riders. Ano pong masasabi ninyo sa pagtawag ng Pangulong Duterteng, estupido po ang Diyos? Anong masasabi po ninyo? Hmm? Ano pong masasabi po ninyo? May masasabi ba kayo o silent na lang kayo? Huwag kayo maging silent. Dito naman po ay intellectual po ang ating discussion. Wala po tayong foul na sasabihin po rito. Habang Sir Errol, batiin mo si Marites Dacuya, agom ni Toy Dacuya. Hi, Tess!
Marites, Mrs. Marites Dacuya, Mrs. ni Toy Dacuya. Good evening and thank you for watching. Magandang gabi rin po. Magandang gabi Pinas from Nel. Ano ito? Nel Ganado. Hi Nel! Nasaan ba si Nel Ganado? Siguro nasa abroad dyan. Eh, magandang gabi Pilipinas eh. Ayos! Salamat po sa mga patuloy na nakasubaybay sa ating palatuntunan. Thank you. At sana po ay nakapag-dinner na kayong lahat. Lunes ngayon. So, doon po sa mga nata-traffic pa rin na galing sa mga trabaho sa Metro Manila, siyempre, ganyan ang buhay. Gabing-gabi na nasa kalsada pa, no, nakakasawa yung ganung buhay. Yung bang yung travel time mo mas mahaba pa kaysa mas productive na kuan. Mas productive na oras sa trabaho, ano? Sayang, napakaraming sayang na oras. Kailan kaya masusolve ng gobyerno yung trapiko sa Metro Manila? Hmm? Kailan kaya? Anong taon kaya? Nagtatanong lang ako, ha? Anong taon kaya? Kasi alam niyo, as it has been reported by major networks at iba pang mga credible media organization, yung trapiko hong sa Metro Manila, billions every day ang nasasayang in terms of petroleum products, business opportunities, and supposedly business transactions na nawawala dahil lamang po sa natitenga sa trapiko. Okay, so naka-second year na po ang ating existing administration. Ayan, tingnan natin. Good evening sa mga nandiyan sa DOTR. Dahil siyempre, ang lead agency dapat dyan na magsusolve dyan ay walang iba kundi ang DOTR, Department of Transportation, na tangan ngayon ni Alex Tugadi. Ayan, I remember in our previous episode, yung editor-in-chief ng Contra, the English tabloid in the Philippines, Vic Enriga, ang ating kaibigan, isa yan sa isinama sa limang nasa listahan niya ng mga opisyal at department head ng Duterte administration na dapat na raw lumaya sa pwesto. Si Errol Dacames, ang kamaong asero. Wala eh. Nga. Nga ang inaabot po natin sa traffic kapag tayo'y nagkakaipit-ipit sa trapiko sa mga lansangan sa Metro Manila. Sabagay, hindi lamang naman Metro Manila ang traffic. But you know, there is a saying, wherever Manila goes, the Philippine goes. Yung ibig sabihin nito, ang showcase natin po ng Pilipinas, very obvious, si Metro Manila. Kung mapapaganda natin ang Pilipinas, it will reflect to the whole nation. Di po ba? Sapagkat National Capital Region. Imagine National Capital Region. Good evening sa mga nasa Qatar. Yan. Si Neil Ganado ba yon? Nasa Qatar. Si Angela Sidera, Qatar din ba yon? Miss Angela Sidera, Madam, good evening also to you there in Qatar. Magkano nga ang palitan ng Qatar? Dinar dyan, di ba? Dinar. Ang pera dyan, dinar, I think 120 pesos per dinar kung sa peso ipapalit. Kaya swerte ng mga napupunta dyan. Kahit medyo simple ang trabaho, ang palit po ng dinar ay napakataas. Ano? Good evening po sa mga OFW. No? At kayo naman pong mga nandito sa Pilipinas na beneficiaries po ng paghahanap buhay ng inyo pong mga tatay, mga ate, mga nanay sa abroad na nandyan po sa Middle East, pahalagahan po ninyo ang kanilang pagsusumikap at magpapakahirap, no? Buhay ang kapital ng mga nag-a-abroad natin na mga kababayan. Sige, tuloy tayo sa ating palatuntunan. Ano pong masasabi nyo sa ating Pangulong Duterte na tinawag na estupido ang Diyos? May masasabi pa ba kayo o wala na? 1 Qatari Rial. Rial ba o dinar? Rial talaga? 1 Qatari Rial. I-check mo, bro. Because Qatar money is really high.
And I think it's dinar. Paki-check ulit, bro. I understand the Qatar money is one of the highest in value pag pinalit sa piso. Ayan. Para sigurado lang tayo dito. Yung nakita ni partner, 1 Qatari Riyal is 1469 pag pinalit sa piso. Pero check natin ulit kasi ang alam ko dyan, di na riyata yan. Sige. Ikaw magsabi, Nel, ganado, magkano ang palit ng Nelly ba yan? Nelly? Nel? Ha? Babae nga eh. Nel! Ano bang pera dyan sa... Magkano palit ng pera nyo dyan sa Qatar, ha? Nagtatanong si Mama Jing. Nagtatanong si Mama Jing sa palit ng... Baka may ipapalit ka daw, mamamalit siya ng perang galing sa Qatar. Ladies and gentlemen, ang masasabi ninyo, balikan natin yung ating topic, survey question tonight. Anong masasabi po ninyo sa pagtawag ng Pangulong Duterte sa ating Diyos, sa Diyos na estupido? Sir, pabati naman si Robert Daniel Dacuya. Aki nitoy Dacuya. Talaga naman. Yan ang matuwa mo, Manoy. Good evening po, Sir Errol. Muner Lunhay. Muner, how are you? Sana makarating ka, Muner, sa Kwan, sa Mobile Journalism Workshop. Umatin ito ng first Mobile Journalism Workshop natin. It was our first Mobile Journalism Workshop was very, very successful and done in Pasig City. Sa building ni Ma'am Chit. Sa building mismo ni Ma'am Chit sa fifth floor yata yun, sa rooftop ng... thank you, Ma'am Chit, by the way. Ma'am Chit Udoya ng Pasig City Circle of Presidents. Ayan, si Ma'am Chit po yung presidente naman dyan. Thank you for your support. Ayan. At kumusta ka na? Real, sir. Ayan. Tama. 1444 ang palit. 1 real is 1444. So kung may 100 real ka, ayan, times 1444. Ayan. So mataas pa rin kaysa sa piso. Nga lang, yung pag kinumpara mo sa US dollar, 53 na yata ngayon ang US dollar sa Pilipinas. Grabe na ang pagbaba ng balor ng piso, sabi ka ng mga gurang. Grabe ang pagbagsak ng balor ng piso. Ano po ay may epekto sa ating national economy. Alright, tuloy tayo. Ano po ang masasabi ninyo? May masasabi ba kayo? Maglalakas ba kayo ng loob na magsalita? Mag-react patungkol sa binitawan ng Pangulong Duterte na pagtawag na stupido. Ayan. Parang alam ako, namamalahibo akong ulit-ulitin pa ito. Kaya lang, patawad po. No! Ayan. Ayan, so, parang ayokong ulit-ulitin kasi namamalahibo talaga ako sa ating survey question. But then again, you know, the president is the highest official in the land. And whatever he says, eh, balita eh. Ano man ang bitawan, mamutawi sa kanyang mga bibig, mga kaibigan, balita. Balita po because he is the highest leader in the land and all the people is looking up on him. Yan. Nakatingala sa kanya. And hoping nga na bawat mga salitang mamutawi sa kanyang mga bibig ay mga kapaki-pakinabang na statement. Lalo't lumalabas, dumami lalo ngayon ang mga hirap. Oh, dumami lalo ang mga may hirap ngayon. Ayan, so... Ewan. Sige, samantala, habang tayo po yung naghihintay, may mga reaction na ba dyan, partner? Tingnan mo nga, baka may mga reaction na. 31 minutes na makalipas po ang alas 9 ng gabi. Ang bilis naman ng oras natin. Oh. Ay, kumusta po sa mga may lakad pa mamaya? Oh, Lunes? May mga lakad kayo gabi ng Lunes? Punta na natin ang mga issue natin sa gabing ito. Mga kaibigan, nanawagan po ang National Food Authority sa publiko na itigil daw ang pag-hoard
o pagbili ng maramihan ng NFA rice dahil hindi raw ito maganda sa merkado. Alam nyo, the last time na kausap ko ito si Rex Estuperas, I think sometime in March or April, dahil sa panahong yun ay biglaan pong sumirit ang presyo po ng bigas. Nakausap din natin si Rosendo So, ang grupo din ho ng mga poultry operators, hog operator, piggery operators, yan eh, mga pinagsama-samang ano yan eh, mga parang mga farmers. Rosendo So po ang pinaka-presidente dyan. Siguro one of these days makausap natin. Ang sabi po nila ay pagsapit daw ng May, mag-stabilize daw po ang presyo ng bigas. I was even hoping na bababa ng konti yung presyo ng bigas dahil tag-ani. Oh. Tig-ani na. Aranihan sa Bicol, aranihan. Oh. But what happened? Hindi na po bumaba ang presyo ng bigas bagkos ay patuloy pong tumataas. Hindi na eh. Pumako na po sa napakataas ang presyo ng commercial rice at ang pag-asa sana ng mga ordinaryong tao ay makabili ng bigas na mas mura, yung NFA rice. Ang problema, Mr. Rex Estuperas, sino nga ba talaga nag-hoard? Di ba? Paano makapag-hoard ang private sector, especially yung mga ordinaryong tao, yung general public na pinanawagan mo, eh samantalang makakabili siya kung ano lang naka-display. Tama? You got my point? Ang ordinaryong tao, makakabili doon sa tindahan kung ano lang yung naka-display doon. Oh. Kung ang naka-display doon isang salup lamang, yun lamang mabibili niya. Who controls the total supply of the NFA rice? Is it the general public? I don't think so. It is the dealers. They are the dealers. Oh. And they are the forwarders. Sino naghahakot? Sino ang... Di ba? Sila ang may hawak niyan. Not the general public. Yung general public, bili lamang kung anong available. Di po ba? But, the control of the bulk of supply are with the dealers. Mr. Rex Estuperas. Sana wag naman nating iligaw ang issue. At siyempre, sa NFA. Oh, di po ba? Kaya anong epekto sa panawagan ninyong wag mag-hoard sa general? Ay, mabuti pa, diretsuhin po ninyo, baka may natutumbo kayo dyan na talagang grupong nag-hoard, abay ipahulin nyo na. Huwag na yung kunyaring panawagan sa general public because the ordinary people has no power to hoard. Unang-una, limitado ang pera po ng taong bayan para mag-hoard ba naman ang namamasukan sa construction. Anong ipang-hoard niyan? Namamasukan sa opisina. Nagsisweldo ng 15 mil sa isang buwan. Anong ipang-hoard niyan? Di ba? Oh. Ang possible hoarders, Sir Rex, kaibigan ko ito eh. The possible hoarders are the dealers themselves. Di ba? At kung sino-sino pa, yung mga stakeholders dyan, na dinadaanan yan mula po sa supply chain ng National Food Authority. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Alam niyo po itong issue ng bigas na ito, eh, napaka-critical po ito sapagkat, as you know, ito po yung staple food ng mga Pilipino, bigas, kanin. Di po ba? Oh, naalala niyo yung pelikula ni... kapag puno ng salop, yun. Yeah? May mga atake pa ng dialogue na marami ka pang kaning kakainin. Yeah? Marami ka pang bigas na kakainin. Sasagot yung isa namang siraulong ano. Ito ay pilosopo. Hindi ako kumakain ng bigas. Sinasaing ko muna. Mga ganun eh. Mga ganun usapan eh.
36 minutos po makalipas ang alas 9 po ng umaga. But you know, in this issue, lagi pong ang nagigipit po rito yung, yung mga ordinaryong taong sana nagkakaroon ng option or mapagpipilian man lang sana na pagkasyahin yung pambibili ng bigas dahil sobrang mahal ang commercial rice. Mabuti po yung mga, well, yung mga medyo may perang kababayan tayo, they can easily afford to buy commercial rice. Yung mapuputi, 45, 48, 50, 52, jasmine rice, special rice, mga ganun eh. Oh, yung mga may pera, walang problema. Ang iniisip po natin lagi dito, yung mga ordinaryong tao na halos 2 beses, 1 beses na lamang kumain sa maghapon. At kung bibili po ng bigas, patingi-tingi, 1 kilo, kalahating kilo, dahil yun lamang po ang kaya nila. And they can never have a chance to hoard any supply of National Food Authority rice. Okay? Panawagan natin sa NFA, kung kayo po ay may information ng grupong talagang nag-hoard, huwag na kayong tutulog-tulog sa pansitan, ipahuli nyo na sapagkat hoarding supply of food is a crime. Ayan. Nandandanin sa panawagan, hulihin na, at kung sino yan, isa publiko po ninyo. Okay? 38 minutos na po makalipas ang 9 o'clock ng gabi. Hindi daw kakaawaan ng Philippine National Police sa kanilang ipagpapatuloy na crackdown ang mga barangay officials na kilalang sangkot sa drugs. Kayong mga barangay officials, lalo't yung mga nanalong barangay official, sa Nueva Ecija, partner, yung barbero natin doon na sinasaglitan pagkakailangan nating magpagupit sa may Nueva Ecija area, may sinasabi yun eh, nanalo pa rin. May kasong drugs sa korte, oo, kilala sa kanilang bayan na sangkot sa drugs, wala namang negosyo, napakaraming pera, lagi namimili ng boto kapag ka-eleksyon, nanalo pa rin. May sinasabi diyan ang DILG, oh, na hindi daw makakaupo. Hindi daw pauupuin ang mga nanalong barangay officials na may istorya po ng droga. Ano kayang ibig sabihin nito? Mamamatay ba sila? Ano kayang sistema? No? Gusto kong malaman eh. Kasi ito na nga eh. Ito, ewan ko kung konektado na itong statement po ng PNP. Hindi nila kakaawaan ang mga barangay officials sa kanilang gagawing crackdown. Mga barangay officials na kilalang sangkot sa droga. Alam nyo, dito sa programang ito at since time immemorial, ang aking programa po ay bias pagdating kapag ang complainant ay sangkot sa drugs, huwag tayo mag-usap. Ever since, pag ang reklamo ay, sir, kung po'y napagbintangan, huwag na tayo mag-usap, lumayas ka sa harapan ko, napagbintangan daw. Alam nyo, luma ng tugtugin yan, napagbintangan. Hindi ako naniniwala sa mga kwentong napagbintangan. Yan po ang pahayag ng Philippine National Police sapagkat magpapatuloy po ang kanilang crackdown upang linisin po ang mga nanunungkulan sa gobyerno na sangkot nga po sa drugs. Ulitin ko lamang, ito pa ulit-ulit ko, para kung sirang plaka, nasa na kaya yung 6,000 police na pinagwagwagan ng presidenteng umano'y sangkot sa drugs? Ha? I still remember very very well. Listahan ng, sabi ng presidente, ganyan, may listahan ng presidente, 6,000 police officers in uniform, sangkot sa drugs. Nagtatanong lang po kami, Mr. President, nasa na kaya yon? Thousands. Hindi po basta-basta yung bilang, ha? 6,000. Very, very dangerous, ha? Sinisweldohan natin. Kompleto ang uniforme, kompleto ang benepisyo, may kung ano-ano pang mga educational assistance yan, nakapag-aaral po sila. At ang pinaka-peligroso, may libre pang baril at balang ibinibigay ang publiko sa mga pulis. From our taxes. And yet yung gagong pulis, sangkot pala sa drugs. Sinisweldohan na natin, nagdidilihin siya pa sa drugs sa pamamagitan ng pagsali po sa sindikato. Sindikato ng target po ay mga ordinaryong tao, paggamitin ng drugs, nababaliw, nasisira ang ulo, nasisira ang kinabukasan, nasisira po ang pamilya.
Yan, yan po ang epekto eh. Kaya nga galit ang ating Pangulo sa drugs eh. Ganyan, naiintindihan ko pang presidente. Mas magalit po tayong lahat dapat sa mga nakaupo talaga. Na sinisweldohan na natin, nire-respeto natin, akala natin ay paglilingkuran tayo, pero yun pala ay ginagamit lamang ang kanilang mga pwesto para sa kanilang personal agendang magkamal po ng napakaraming salapi. Hay, grabe siya. Mga bata, binati mo ako. Binati mo kaming lahat nanonood ng Kabahong Asero. Ayan, power! Sabi ni Pading Eddie Cabilla. Nako po, thank you guys. Thank you for watching our show. Gandang panood sa lahat ng LNP. Mabuhay ka, Idol Errol na kami. Partner Bong David, belated happy birthday. Saka na ang regalo namin pag umuwi ka rito, no? Kailan ba natin i-activate yung regular i-activate mo na yung problema ni partner Bong David ay nawalan daw siya ng internet bigla tsaka kuryente nung isang araw. Magre-report pa naman yata sa atin. Nasa the Netherlands si partner Bong David. Sir, salamat sa pagbati. God bless. Toy Silo Dakuya. Thank you, Toy. Ang ating International News Bureau sa Netherlands. Partner Bong David, asa na ba sila? Asa na nga ba sila? Nasa? Asa na nga ba sila? Oo nga. Asa na ba sila? Ay, nako. Sige. May mga babatiin pa ba tayo dyan, partner Oliver? Mabilis ang ating oras. Okay. Saglit ha. At itong i-forward ko lang itong video dito sa kabila para yan. Okay. Nabati ko na yung Dabar Cuts nung high school tayo. Yung mga Dabar Cuts naman sa college. Ayan, sino-sino mga nasa group chat? Ay, bako man dadigdi sa mo ang Mauran. Ayan. Laura! Ayan. Lorenza San Andres. Thank you for watching! Joel Borlagdatan! Who else? Sino pa mga nanonood dyan? Ayan, sila. Si Fines! Kamo! Asa na? Paspasan na natin ito, partner, at gabi na. Limang ilog pa ang ating tatawirin pag-uwi. Mga drug lord daw mula sa Osamis City ay tila naglipatan na sa Cebu at ginagawang safe haven ng Cebu. Ito po ay ayon kay Espinido. Oh, sige. Si Espinido po ang kwan eh. Yung mga nagsampa ng kasong nag-operate sa mga paruhinog pero hindi ko alam bakit siya pinagtatanggal ng hierarchy ng PNP doon sa kasong yon. At mga kaibigan, yung issue po ng tambay-tambay, mga pag-aresto po sa tambay, yan daw po ay paimbestigahan na ng Makabayan Block sa Kongreso. May mga ulat kasi na kahit na daanan lamang, wala namang nilalabag na batas. Ay, may napatay nga eh, dyan sa Quezon City. If I'm mistaken, may napatay eh. Oh. Dinampot sa harapan ng bahay. Pag-uwi sa bahay, malamig ng bangkay. Oh. Mga bagay na dapat na ipaliwanag po ng Quezon City Police District. Okay. Pero kumambyo na po ngayon ng Philippine National Police. Wala pong order ng pag-aresto sa mga tambay. Kumambyo na eh, kumambyo na. Nilinaw din niya ng presidente na hindi niya ipinag-utos ang pag-aresto sa mga tambay.
Diba? Alam niyo kasi yung salitang tambay, maraming connotation yan. Tambay, wala kang trabaho. Tambay, nagpapahinga. Tambay-tambay lang, nagpapalipas ng oras. So on and so forth. Pero iba naman yung may mga nilalabag kayong batas. Say for example, hindi nga kayo tambay pero nag-jaywalking kayo, lumabag kayo sa batas. Traffic law. Diba? Hindi nga naman kayo tambay pero nanigarilyo kayo sa pampublikong lugar na ipinagbabawal. Alam nyo, nationwide na po ang smoking ban sa mga public places. Baka hindi nyo po alam. At ang wisdom po dyan ay para nga iligtas mismo tayo mga Pilipino sa karamdaman sa kanser, sa baga, kung saan-saan pa. Mas matindi nga po ang peligro ng secondhand smoke. Yung usok galing sa nanigarilyo, na hinga po ninyo, ang tawag po dyan ay secondhand smoke. Mas dangerous po yan. Scientific po yan sinasabi natin. At kaya nga, makikita po ninyo, yung peligro ipinakikita na sa mga pakete ng sigarilyo, may mga picture na para ma-educate ang mga tao. Pero sadyang addictive ho kasi ang sigarilyo. May halo kasi nakaka-addict yan. Kaya nahihirapan yung marami na tumigil sa paninigarilyo. Kasi may addictive substance nga yan eh. Yung iba po ay may mga sistema dyan, medical way, tinuturo po ng mga doktor how to gradually stop smoking. Yung iba naman, it's really, they call it will. Oh, the will to stop smoking. Nag-decide lang na tumigil, tigil siya. Pero may mga iba naman na talagang nahihirapan dahil nasanay na nga na pag napapagod yan, pag na-stress, sigarilyo, etc. So, sinasabi ko lamang po, the wisdom of banning smoking on in or in public places is to free you, free everyone from the danger of smoking, especially yung cancer. Cancer sa baga, cancer sa bibig, cancer sa lalamunan. Ayan, so, maraming problema na nagiging resulta po ang yung patuloy na paninigarilyo. Ano pa? Sige. Dito na lang tayo. Anong masasabi mo, partner? Bong David, sa pagtawag ng Pangulong Duterteng istupido ang Diyos. Siguro may mainis sa atin dito ngayong gabi na si Errol na kami, bakit ganyan? Yeah, bakit yan pa? Sa dami-dami ng... O bakit ba? Gusto namin itanong ito. Well, gusto namin itanong. Gusto namin malaman kung ang mga Pilipino ba ay may kwan pa ba? May pagiging sensitive, may yung puntong ano. Ano ba talaga tayo? Manhid na ba talaga tayo? Yan. Pag-usapan natin. And ako, as I was saying, baka nabigla lang ang presidente, ano? Kasi iba to eh. Iba pag ganyan na ang usapan natin. So, I'm still giving the benefit of the doubt sa Pangulo. Yan, sige. Pag-strike, sige. Okay. Sige. Ayan. Di pa rin daw nagpakita po sa Secretary Duque sa Dembaxia case hearing. Sa bayong hearing sa Senado. Sa Senado yung inaano. So, may sinasabing namatay daw na apat na estudyanteng naturukan daw po ng Dembaxia vaccine sa panahon na ni Duque. At bakit daw ipinagpatuloy pa controversial lang sa naturang bakuna nung pumalit po si Duque from yung Garin na, di ba, previous administration na Pinoy administration, bakit daw ipinagpatuloy pa ni Duque? Controversial na nga yung bakuna. Ayaw siguro sumagot. Now, anyway, kaibigan, may mga magkakakontrang findings yan. May findings po ang UP na nagsabing
hindi napatunayan na yung Dengvaxia vaccine ay ang sanhi ng pagkamatay ng mga nagsasabing namatay dahil sa bakuna. Ang isa po sa nagsasabing Dengvaxia nakapatay ay ang PAW. Oh. But when it comes to pathological expertise, eh, lumalabas po eh, ano eh, yung UPPGH po ang expert. Kaya lang, since yan po ay naging political issue na, eh, hahayaan po natin yan sa mga tunay na eksperto para yan po ay ma-resolve, no? Kasi, una, it involves public funds, it involves public health and safety, so, syempre, concern natin ang lahat, safety, ano? Safety and of course yung tamang paggastos ng pondong publiko na hindi mawawaldas, hindi po may pambibili ng wala namang kwentang mga bakunang yan tulad niyan, ano, yung talagang walang kwenta, hindi magkaalaman. But you know, dapat ang mga bagay na ito, kahalin tulad ay sa eksperto po dapat, hindi pwedeng sa kung ang problema po ay electrical, huwag kayong tatawag ng tubero. Parang yan dating eh. Yung PAW, nagsasabi, ganito. Yung UPPGH na mga health experts may sinasabing ganito. Sino ngayon paniniwalaan natin? Ay, di ba? Sino paniniwalaan natin? Kayo na po ang bahala. Okay. Paimbestigahan daw po naman. Yan, sinabi ko na ito na yung panghuli, illegal arrest po ng PNP, paimbestigahan po ng Makabayan Block sa kamera dahil yan po yung naging controversial na, pero nag-twist na eh. Binago na, kumambyo na. Nagkaroon na ng kambyada ang PNP tungkol sa... Talagang ganun eh. Pagka medyo uminit, kambyo. So sige, wala na ang aris ng tambay. Abangan natin, sige, kung ano pang mga statement nilang lalabas. Alam mo naman tayo, tagapagbalita po lamang. But then again, you know, may papel tayong i-analyze. At may papel naman tayong magsalita kung anong mas ikabubuti. Ganun po tayo. Yan po ang ating papel dito. But in general, ang leader ng Philippines po ay nag-commit na tayo po ay at all times magiging source ng legitimate news. Yes, legitimate news. Hindi po fake news. At we have to ensure at ipinapangako namin na intellectual ang topic discussion po rito. Wala po tayong political agenda, wala tayong sinusulong ditong kung anumang advokasiyang papanig po sa kung sinong Poncio Pilato. Wala po. Katwiran, katotohanan, at yung panig ng batas ang ating, yung ating titindigan po rito. Katotohanan, ulit ako, katotohanan, what is the truth? Truth, justice, and diba? What is based on the law? The law. The law shall prevail, di ba? Sometimes the law is harsh, but still the law must prevail. And the truth must prevail. Ang bilis naman ng aming oras, ng ating mga oras, mga kapatid. Again, thank you so much sa mga batchmates natin sa Naga National High School. Ulitin ko ha, Toy Silo Dacuya, Pading Eddie Cubilla, Nelds Belo Betan, Mading Melds Parum, belated happy birthday kay Primong Joel. Yan, special mention. Pasensya ka na Prime, naipit na ako sa schedule at sa traffic. Di na ako nakabalik sa mix restaurant. Prime, belated happy birthday. Yan mo, magkikita rin tayo. One of these days, magkikita tayo. Prime. Si batchmate Cora Tagum at si Tia, yan, Beth Consena Heron. Sino pa mga nandun? Sila eh. Oh, sila lagi. Sila lagi. Thank you so much, ladies and gentlemen. That's all for today, June 25, 2018. The day is Monday. Well, enjoy the rest of the night at sana po'y
Sana po'y yung may mga assignments pa mga bata, tapusin niyo ang inyo po mga assignments at doon po sa mga empleyado, mga negosyante, may presentation bukas, may business transaction. Well, you have to be prepared for it at para hindi kayo nagka-cramming. Alam niyo po, ang pinakamahalagang bagay sa ibabaw ng mundo ay oras. Ang oras na lumipas na po ay hindi na po may babalik. Ang buhay po ng tao, limited lamang po ang oras. So, we have to really make the most of it. Huwag nating sayangin. Yan. Kapag ka may opportunity po na makatulong tayo, yan na lamang po ang ating dapat guiding principle. Every time there is an opportunity to help other people, do not hesitate to help other people. Dito po sa programa natin ay bukas na bukas po ang ating palatuntunan sa mga pagtulong, public service. Tingnan natin anuman pong uri yan, basta makakayanan po naming tumulong. Huwag lamang direktang pera sapagkat wala naman kaming bangko para dumukot ng pera para sa mga monetary assistance. But some other things like if you have some transactions na medyo matindi ang red tape, dinidribble po kayo sa gobyerno, o di kayo may mga kaso pong tila hindi umiinog, makatutulong po tayo dyan. Thank you pala, by the way, kay Caloocan City Police Chief of Police ng Caloocan City, Colonel Restituto Arcangel, sapagkat nangako siya na yung kaso ho ng pagpaslang kay Paolo Bernardo De La Torre, 20 anyos, gwapong bata ito, partner. Ginoyo lamang na tinawag daw ng babae sa labas ng bahay. Paglabas ng bahay, pinagsasaksak ng mga tambayata doon na naiingit siguro dahil gwapo, artistahin eh. Inilapit sa ating palatuntunan para makasuhan po yung mga suspects na aligid pa rin daw po sa kanilang bahay na ilibing na yung victim kahapon. Wala pa rin pong kasong na ipa-file. So, nagkausap kami ni Colonel Restituto Arcangel, ang Chief of Police ng Caloocan City, na yung pamilya ay inire-refer na natin direkta sa kanyang tanggapan para ma-assist na makapag-file ng murder cases sa mga suspects. Magkakasabwat, ilang katao po yun eh. Ako, halatado ko na sadyang inggit dahil may itsura yung bata. Artistahin eh. Napaka-bait yung bata. Hindi naman nagtataw. Tinawag lamang daw sa labas. Paglabas ng pintuan eh, pinagsasaksak na. On the spot, patay doon sa malapit lang sa bahay nila. Kawawa. Buhay na nasayang dahil lamang sa maladimonyong kaisipan ng ibang tao. Yan ang dapat hindi nagtatagal sa ibabaw ng mundo, yung mga ganyang uri ng mga pag-iisip. Well, mga kaibigan, salamat sa pagbati mo sa amin. God bless you always. Si Auntie Beth Consina Hiron. Yan. Bata sa akin yan ng medyo isang taon, dalawang taon yata. Kaya lang auntie ko yan eh. By blood kasi ano siya. Auntie ko sa dugo, no? Yung kanyang bloodline kasi mas higher kaysa bloodline ko. Ayan, yung namin, yung generation ng kamag-anak sa mother side. Ayan, thank you Auntie Beth, Tia Beth. Ayan. At kumusta sa Mr. Mo, sa mga anak mo, mga aki mo. Paalam na muna ang ating palatuntunan, Kamao nga Zero, mga kapatid. Alas 10 na po ng gabi, nahiya yung ating mga listeners. Walang nagsalita, no? Siguro hindi talaga maawari yung ating survey question. Walang naglakas ng loob. Palagay ko ayaw na nilang pahabain yung ganun because I think what had happened is not really good, no? Talagang medyo off. So, sana'y naisip din ng Pangulo na hindi dapat. Hindi talaga dapat. Mr. President, we support all your good projects, good programs, and good policies. But we assure you always that we will not be ashamed to tell you when something is really, 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 really going different from the expected. Hindi po kami mahiya, no? Sabagkat, Pangulo ka namin, no? Pangulo ka namin.
And I hope you listen to us. Kaming mga Pilipinong nakatingala po sa inyo. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa ating mga tagapagulat, si Jojo Sikat, paring Jojo Sikat sa Senado, at si paring Boyd Guillermo sa Southern Metro Manila. Very soon, may mga balita na tayo sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang rehiyon, iba't ibang probinsya, no? Sumali po kayo sa Mobile Journalism Workshop, and we are activating our reportorial team. Ang Leader News Philippines po ay bukas po doon sa mga interesadong maging provincial correspondents, city reporters, on TV, on online TV. And very soon, ang mga mag-uulat po sa atin ay live na. Live video, you can see reporters doing the live reports. Ayan, very, very soon. Kaya nga may mga workshops tayo to improve our delivery of news reports every day. Thank you so much, guys! In behalf of our co-pilot, Engineer Oliver Licop, at sa ngalan po ng buong persona ng Leader News Philippines, sa buong mundo, mga manunood natin, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Kamaong Asero. Erol na kami. Good night, Philippines. God bless. Inyong napanood ang mga batas na banam ni Errol Nakani sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines.